10 mga hindi pangkaraniwang lugar na makikita sa Google Maps. Welcome sa Arvin Polo TV. Maraming mga kakaibang lugar dito sa mundo ang nakita sa Google Maps. Ang mga ito ay nagpapakita ng husay at galing ng ating kalikasan sa paglikha ng mga ganitong uri ng mga tanawin. Ang ilan naman sa mga ito ay hindi pa rin kayang ipaliwanag ng mga scientists at ng mga archaeologists, kung kaya't nananatili pa rin itong misteryoso. Ngunit ano kaya ang meron sa mga ito kung bakit sila itinuturing na hindi pangkaraniwan? Kaya naman sa video na ito ay tutuklasin at tatalakayin natin ang 10 peculiar places na makikita sa Google Maps. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Nazca Lines. Ang mga Nazca Lines ay tumutukoy sa mga guhit na makikita sa lupa na matatagpuan sa disyerto ng Nazca sa Southern Peru. Ang lugar na ito ay isang UNESCO World Heritage Site dahil sa mga kakaibang disenyo nito tulad ng mga hayop, halaman at mga geometric shapes. Natuklasan ang mga linyang ito noong 20th century, ngunit nananatili pa ring misteryoso kung bakit at paano ito ginawa. Ang mga disenyo nito ay malalaki at makikita lamang mula sa mataas na lugar, kung kaya't maraming tanong ang lumitaw tungkol sa mga layunin nito. Samantala, ang mga Nazca Lines ay ginawa sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga bato sa ibabaw ng lupa upang lumabas ang mas matitingkad na lupa sa ilalim. At dahil tuyo at walang hangin sa disyerto ng Nazca, ay nanatiling buo ang mga ito sa loob ng libu-libong mga taon. Ipinapakita ng mga disenyo ang husay ng mga ancient Nazca sa paggawa ng mga guhit. Mayroon itong mahigit 800 straight lines, 300 geometric shapes, at 70 lines na naglalarawan ng mga hayop at halaman. Kabilang din sa mga kilalang disenyo na makikita dito ay ang hummingbird, monkey, spider, at whale. Kaugnay pa nito, maraming theories ang lumitaw tungkol sa layunin ng mga Nazca Lines. May isang theory na nagsasabi na bahagi ito ng mga ritual para sa agriculture o relihiyon upang humiling ng ulan mula sa mga Diyos. Dagdag pa rito, may isa ding theory na nagsasabing ginamit ito bilang kalendaryo o instrumento para sa astronomy upang subaybayan ang mga kaganapan sa kalangitan. Bukod dito, mayroon ding theory na nagsasabi na ang mga Nazca Lines ay ginawa ng mga nilalang mula sa ibang planeta. Ngunit walang matibay at malinaw na ebidensya ang nagpapatunay dito. Sa kabilang dako, ang mga pag-aaral sa Nazca Lines ay nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Noong 1940s ay isang American archaeologist na si Paul Kosok ang nagsabi na maaring may kaugnayan ang mga linya sa astronomy. Habang si Maria Reiche naman na isang German mathematician at archaeologist ay ginugol ang halos buong buhay niya para lamang pag-aralan at alagaan ang mga Nazca Lines. At dahil sa kanyang pagsisikap ay naprotektahan ang site mula sa pagkasira. Number 2, Area 51, Nevada, USA. Ang Area 51 ay isang lihim na lugar sa Nevada, USA. Maraming misteryo at mga haka-haka tungkol dito. Kilala rin ito bilang Homey Airport o Groom Lake. Ang lugar ay bahagi ng Nevada Test and Training Range, isang malaking military area para sa mga trainings at experimentations. Nagsimula ang Area 51 noong 1955. Ginagamit ito upang subukan ang mga bagong technology sa mga eroplano. Samantala, isa sa mga unang project na ginawa dito ay ang U-2 spy plane ng CIA. Sumunod dito ang A-12 Oxcart at ang F-117 Nighthawk, isang stealth fighter. Ngunit dahil sa pagiging lihim ng lugar, maraming naniniwala na may kinalaman ito sa mga unidentified flying objects o UFO at sa mga aliens. Mahigpit ang pagbabantay sa Area 51. Mayroon doong mga restricted area signs at mga guards sa paligid. Malapit din ito sa Nevada State Route 375 na tinawag na Extraterrestrial Highway dahil sa dami ng naiulat na UFO sightings doon. Noong 1989, si Bob Lazar na nagpahayag na nagtrabaho siya sa Area 51 ay nagsabi na nakakita daw siya ng mga alien spacecraft. Dahil dito ay mas lalong naging interesado ang mga tao tungkol sa lugar na ito. At noon ngang 2013 ay kinilala ng gobyerno ng United States ang Area 51 sa pamamagitan ng isang dokumento na inilabas ng CIA. Nakasaad dito ang kasaysayan at layunin ng lugar, pero hindi nito naalis ang mga sabi-sabi tungkol sa mga UFO at alien technology. At hanggang ngayon ay marami pa rin mga proyekto sa Area 51 ang nananatiling lihim. Bukod dito, kilala rin ang Area 51 sa pag-testing ng mga bagong airplane technologies. Dito ginagawa ang mga test flight para sa iba't ibang airplane prototype.
Gayun din, ang mga proyektong ito ay lihim lamang upang maprotektahan ang mga technology ng United States. Subalit, nagpatuloy pa rin ang interes ng mga tao sa Area 51. At noon ngang 2019 ay isang Facebook event na Storm Area 51, They Can't Stop All of Us, ang nag-viral. Dahil dito, libu-libong mga tao ang nagpakita ng interes at ang ilan pa nga sa kanila ay pumunta pa malapit sa lugar na iyon. Number 3, Door to Hell. Ang Door to Hell o kilala rin bilang Darvaza Gas Crater ay isang natural gas field na nagliliyab simula pa noong 1971. Matatagpuan ito sa bansang Turkmenistan sa Karakum Desert, malapit sa village ng Derwez, na nangangahulugan namang pinto sa wikang Turkmen. Ang crater ay may lapad na 69 meters at may lalim na 30 meters. Halos limang dekada na itong nasusunog at naglalabas ng mga apoy at init na nagmumula sa ilalim ng lupa. Sa katunayan, nagsimula ang Door to Hell mula sa isang aksidente noong 1971 nang ang mga Soviet geologists ay nagsasagawa ng pag-aaral tungkol sa natural gas. Sa kanilang paghuhukay, ay biglang nasira ang lupa at bumagsak ang kanilang drilling rig na nagdulot naman ng malaking crater. At upang maiwasan ang pagkalat ng nakakalason na methane gas, nagdesisyon ang mga scientists na sunugin ang gas at inakala nila na kaya itong masunog sa loob lamang ng ilang araw. Subalit nagpatuloy ang pagliyab ng apoy hanggang sa kasalukuyan. Dahil dito ay nagkaroon ng kakaibang bagay sa disyerto. Bilang resulta, ang lugar ay naging isang kilalang tourist attraction na dinarayo ng maraming mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo upang makita ang sinasabing impyerno sa lupa. Samantala, tuwing gabi ay nagliliwanag ang crater na parang isang malawak na bilog na puno ng mga apoy. Bukod sa itinuturing ito bilang isang tourist attraction, ang Door to Hell ay nagtuturo sa atin ng mahalagang aral tungkol sa panganib na maaaring idulot kung patuloy nating sisirain ang ating kalikasan at ang maaaring maging epekto ng hindi tamang pangangalaga sa mga likas na yaman. Dagdag pa rito, ang patuloy na pagkasunog ng methane gas ay nagpapalala sa global warming. Ito ay isang issue na may malaking epekto sa ating kapaligiran. Dahil dito, ang mga environmentalist ay nakikiusap na isara na ang crater upang maiwasan na madagdagan pa ang pagkasira ng ating kapaligiran. At noon ngang 2010 ay bumisita ang presidente ng Turkmenistan na si Gurbanguly Berdimuhamedow sa site at ipinag-utos niya na isara na ang Door to Hell. Ngunit hanggang ngayon ay nananatili pa rin itong bukas at patuloy na nag-aapoy. Ito ay dahil nahihirapan silang isara ito dahil sa sobrang dami ng gas na naroon sa ilalim ng lupa at ito ay mahirap kontrolin. Number 4, Bermuda Triangle. Ang Bermuda Triangle o kilala rin bilang Devil's Triangle ay itinuturing na isang mysterious region sa West Atlantic kung saan maraming ulat ang nagsasabi na maraming mga sasakyang panghimpapawid at mga barko ang dumaan dito ngunit biglaan na lang naglaho ng walang malinaw na dahilan. Ang lugar na ito ay nasa pagitan ng Bermuda, Miami, Florida at San Juan, Puerto Rico at mayroon itong sukat na 500,000 square meters. Unang nakilala ang Bermuda Triangle noong 20th century, lalo na noong kumalat ang mga balita at mga libro na nagtatala ng mga insidente tungkol sa mga nawawalang barko at eroplano. Samantala, isa sa pinakatanyag na kaso ay ang pagkawala ng Flight 19 noong December 5, 1945, kung saan limang US Navy bombers ang nawala habang nagsasagawa sila ng isang training flight sa lugar. Ang mga crew na ito, gayon din ang mga eroplanong ginamit nila, ay hindi na muling natagpuan. At maging ang rescue plane na ipinadala para hanapin sila ay nawala din. Subalit, maraming theory ang nagsilabasan upang ipaliwanag ang mga misteryosong pangyayari sa Bermuda Triangle. Kabilang sa mga ito ang natural na dahilan tulad ng malakas na ocean currents, methane hydrates na nagdudulot ng mga pagsabog sa ilalim ng dagat, at mga abnormal magnetic phenomena na maaaring nagdulot ng mga problema sa navigational instruments. May mga suggestions din na nagsasabi na maaaring ang mga pangyayaring ito ay bunga lamang ng human error o natural calamities. Sa kabila ng napakaraming imbestigasyon at mga pag-aaral, ang Bermuda Triangle ay nananatili pa rin bilang paksa ng maraming pagtatalo at mga theory. Samantala, marami namang mga scientists ang hindi naniniwala sa mga supernatural na paliwanag
at sa halip ay itinuturing nila ang mga kaganapang ito bilang isang halimbawa ng urban legend. Number 5, Richat Structure. Ang Richat Structure, o kilala rin bilang Eye of the Sahara, ay isang malawak na geological formation na matatagpuan sa disyerto ng Sahara sa Mauritania, Northwest Africa. Ang diameter nito ay umaabot sa humigit kumulang 40 kilometers, at ito ay malinaw na makikita mula sa kalawakan dahil sa hugis nito na bilog. Ang eksaktong pinagmulan ng Richat Structure ay patuloy pa rin pinag-aaralan. Samantala, noong una ay pinaniniwalaan na ang Richat Structure ay isang impact crater mula sa isang meteor na bumagsak sa Earth. At matapos ang masusing pag-aaral at mga geological survey, napatunayan na walang anumang impact material tulad ng shock metamorphism o mga mineral na karaniwang matatagpuan sa mga impact craters. Sa halip, sinasabi ng mga theory ngayon na ang Richat Structure ay isang dome-shaped na nabuo mula sa pag-angat ng Earth crust. At sinundan ito ng erosion ng mga sedimentary rock na nagresulta naman upang magkaroon ito ng pabilog na pattern. Karagdagan pa, ang formation ng Richat Structure ay binubuo ng iba't ibang uri ng bato tulad ng quartzite, sandstone at dolomite. Ang mga concentric ring ng formation ay sanhi ng iba't ibang bilis ng pagguho ng mga batong ito. Bukod pa rito, ang Richat Structure ay isa ring mahalagang lugar na maaaring gamitin sa pag-aaral ng paleontology dahil maraming mga fossils na natagpuan dito. At ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga sinaunang organisms na nanirahan sa lugar bago pa ito maging disyerto. Ang mga fossils ng mga aquatic organisms na natagpuan sa rehiyon ay nagpapakita na ang Sahara ay hindi dating disyerto. Gayun din, isa sa pinakakilala at kapansin-pansing katangian ng Richat Structure ay ang symmetry nito. Ang mga concentric circles nito ay parang isang malaking mata kung kaya't tinawag ito na Eye of the Sahara. Ang formation ding ito ay naging isang mahalagang landmark para sa mga astronauts na nasa kalawakan dahil madali lamang nila itong ma-identify. Sa kabilang banda, ang Richat Structure ay hindi lamang isang geological wonder, kundi ito rin ay isang cultural at historical landmark. Number 6, Snake Island, Brazil. Ang Ilha da Queimada Grande, na kilala rin bilang Snake Island, ay isang misteryoso at mapanganib na isla na matatagpuan mga 33 kilometers ang layo mula sa baybayin ng São Paulo sa Brazil. Ang isla ay may sukat na umaabot sa humigit kumulang 430,000 square meters at kilala din dahil sa pagkakaroon nito ng isa sa mga pinakanakamamatay na ahas sa mundo, at ito ang Golden Lancehead Pit Viper o Bothrops insularis. Gayun din, ang isla ay napakadelikado kung kaya't itinuturing din ito bilang isa sa mga pinakamapanganib na lugar sa mundo dahil sa dami ng mga makamandag na ahas na matatagpuan dito. Ang Golden Lancehead Pit Viper ay nag-evolve sa Snake Island dahil walang anumang predators na matatagpuan sa lugar. Ito rin ang itinuturing na dahilan kung bakit dumami ang mga ahas na tinatayang nasa 2,000 hanggang 4,000 ang bilang ng population. Ang kamandag ng ahas na ito ay napakalakas kung kaya't nagdudulot ito ng malubhang pinsala sa tissue, pagdurugo, at maaari din namang ikamatay ng biktima nito. Kaugnay nito, ang mataas na toxicity nito ay tumutulong sa mga ahas upang mabilis na mapatay ang kanilang mga biktima, na karamihan ay mga migratory birds. Dahil dito, ang mga activities na isinasagawa ng mga tao sa Snake Island ay napakalimitado at kontrolado. Ipinagbawal ng gobyerno ng Brazil ang pagpunta ng publiko dito at ang ilang mga mananaliksik at ang Brazilian Navy na bumibisita ang tanging pinapayagan na pumunta dito. Ang Navy ay paminsan-minsang bumibisita upang panatilihin ang lighthouse ng isla na na-automate noong 1920s. Maraming mga kwento tungkol sa mga dating nagbabantay ng lighthouse at sa kanilang mga pamilya na nakagat din ng mga ahas. Ngunit sa kabila ng mga panganib, maraming mga scientist ang naging interesado sa pag-aaral sa Snake Island, lalo na sa Golden Lancehead Pit Viper. Sinusuri nila ang kamandag ng ahas para sa potensyal na paggamit nito sa medisina. Ang kamandag nito ay nagpapakita na maaaring makadevelop ng bagong mga gamot para sa sakit sa puso, blood clots at iba pang mga health issues. Samantala, ang ecosystem naman ng isla ay mahina kung kaya't ang Golden Lancehead ay may mahalagang papel na ginagampanan dito.
Ang mga ahas ay umaasa lamang sa mga ibon sa isla upang gawing pagkain, lalo na sa mga migratory birds na dumadaan dito. Dagdag pa dito, ang tanawin sa isla ay binubuo ng makakapal na rainforest at mabatong mga lugar. Ang mga ahas ay madalas na makikita sa mga puno at naghihintay ng mahuhuling mga ibon. Number 7. Great Blue Hole. Ang Great Blue Hole ay isang sikat na diving site na matatagpuan sa Belize Barrier Reef Reserve System. Ito ay isang napakalaking bilog na sinkhole na may lapad na 300 meters at may lalim na 124 meters. Ang Blue Hole ay bahagi ng Lighthouse Reef, isang maliit na atoll na nasa silangan ng mainland ng Belize. Ang lugar na ito ay naging kilala sa buong mundo dahil kay Jacques Cousteau, isang sikat na French oceanographer, at idineklara ito bilang isa sa mga nangungunang diving spots sa mundo noong 1971. Sa kanyang ekspedisyon ay ginamit niya ang kanyang barko na tinatawag na Calypso. Dito ay isinagawa ni Cousteau ang mga pag-aaral upang sukatin ang lalim at upang tuklasin ang geologic formation ng Blue Hole. At dahil sa kanyang mga pag-aaral ay natuklasan niya na ang sinkhole ay nabuo mahigit 150,000 years na ang nakalipas noong late glacial periods, kung saan ang lugar ay isa pang limestone caves. At nang bumaba ang level ng tubig sa dagat ay nag-collapse ang mga cave, na nagresulta naman upang mabuo ang Blue Hole. Bukod pa rito, ang Great Blue Hole ay kilala rin dahil sa kakaibang ecosystem na meron ito. Dahil sa ilalim ng crystal clear water ay matatagpuan ang mga stalactites at stalagmites, at ang mga ito ay nagpapatunay tungkol sa mga sinaunang cave formation. Gayun din, ang mga pader ng sinkhole ay nagsisilbing tahanan ng iba't ibang uri ng marine life tulad ng mga barracuda, reef sharks at hammerhead sharks. At ang tubig nito ay may kakayahang magbigay ng magandang visibility na umaabot naman hanggang 30 meters, kung kaya't tamang-tama ito para sa mga divers. Ang mga divers ay maaaring makakita ng iba't ibang anyo ng marine life sa ibabang bahagi nito. Habang sila ay bumababa, makikita nila ang pagbabago sa mga kulay ng tubig at ang mga rock formations. Sa kabila ng kagandahan at kahalagahan nito, ang Great Blue Hole ay nahaharap din sa mga issue tulad ng pagbabago ng klima at pagtaas ng antas ng dagat. Ang mga coral reefs sa paligid nito ay naapektuhan ng coral bleaching dahil tumataas ang temperature ng tubig. Bilang tugon, kinakailangan ang mga hakbang para maprotektahan at mapanatili ang kagandahan at biodiversity ng Great Blue Hole para sa mga susunod na henerasyon. Number 8. Lake Hillier. Ang Lake Hillier ay isang kilalang tourist destination sa Western Australia. Kilala ito dahil sa kulay pink nitong tubig. Matatagpuan ito sa Middle Island na pinakamalaki sa Research Archipelago. Ang lawa na ito ay may haba na 600 meters at may lapad na 250 meters. Napapalibutan ito ng gubat ng eucalyptus at paper bark, at madali lang din itong makita mula sa malayo dahil sa maliwanag nitong kulay. Subalit, ang dahilan kung bakit kulay pink ang tubig ng Lake Hillier ay hindi pa rin malinaw. Sinasabi ng mga scientists na ang microalgae na tinatawag na Dunaliella salina ang nagbibigay ng kulay na pink dito. Ang microalgae na ito ay gumagawa ng beta-carotene na nagiging sanhi upang maging kulay pink ang kulay nito. Bukod dito, may iba pang theories na nagsasabi na ang kombinasyon ng Dunaliella salina at halobacteria ang dahilan kung bakit nagiging kulay pink ang tubig sa lawa na ito. Hindi tulad ng ibang kulay pink na lawa sa mundo, ang kulay ng tubig ng Lake Hillier ay nananatiling pink kahit na ilagay ito sa bote. Ito ang isa sa mga katangian kung bakit naiiba ang lawa na ito mula sa iba pang kulay pink na lawa tulad ng Hot Lagoon at Pink Lake sa Western Australia at Laguna Colorada sa Bolivia. Samantala, natuklasan ang lawa na ito noong 1802 ng British navigator na si Matthew Flinders na sakay ng barkong HMS Investigator. Dumaan siya sa Middle Island kasama ang kanyang grupo at napansin nila ang kakaibang kulay ng tubig. Si Flinders ang unang nagsulat tungkol sa lawa na ito sa kanyang journal. Sa kasalukuyan, ang Lake Hillier ay isang protektadong lugar at bahagi ng Recherche Archipelago Nature Reserve. Ngunit dahil sa pagiging malayo at protektado ng lugar, hindi pinapayagan ang direktang pagbisita ng mga turista dito. Subalit mayroon namang mga aerial tours na ino-offer sa pamamagitan ng helicopter at light aircraft mula sa mga karatig na lugar tulad ng Esperance.
maliban pa rito ang ecosystem ng Lake Hillier ay kakaiba rin. Ang mataas na salt concentration sa lawa ay hindi angkop para mabuhay ang ibang mga organisms. Pero nagsisilbi ito bilang tahanan para sa mga halophilic bacteria at algae. Ang lugar naman na nakapaligid sa Lake Hillier ay naglalaman din ng iba't ibang uri ng halaman at hayop. Ang mga kagubatan ng eucalyptus at paper bark ay nagsisilbing ding tahanan ng iba't ibang uri ng ibon, insekto at maliliit na hayop. Number 9. Rainbow Mountains, China. Ang Rainbow Mountains o kilala rin bilang Zhangye Dangxia Landform Geological Park ay isang napakagandang tanawin na makikita sa China. Matatagpuan ito sa Zhangye City, Gansu Province, sa northwest part ng China. Kilala ang mga bundok na ito dahil sa kanilang makukulay at kakaibang hitsura na parang ipininta lamang. Ang iba't ibang kulay ng mga bundok ay resulta ng pag-ipon ng mga mineral at bato. Ang mga layer ng sedimentary rock ay dahan-dahang umangat sa paglipas ng panahon. At dahil sa iba't ibang kondisyon ng panahon, temperature at pressure ay nabuo ang mga kulay tulad ng pula, dilaw, green, blue at iba pa. Ang prosesong ito ay tumagal ng halos 24 million years kung kaya't ito ay naging isang napakagandang tanawin na tinatawag nating Rainbow Mountains sa kasalukuyan. Bukod sa makulay na anyo nito, ang Rainbow Mountains ay may kakaiba ding hugis. Ang mga hugis at anyo ng mga bundok ay dahil sa wind erosion at water erosion na nangyari sa loob ng mahabang panahon. Dagdag pa rito, ang lugar na ito ay kinilala rin bilang isang UNESCO World Heritage Site dahil sa kahalagahan at kagandahan nito. Samantala, ang pinakamagandang panahon sa pagbisita sa Rainbow Mountains ay mula June hanggang September, kung kailan mas maliwanag at matingkad ang mga kulay ng bundok. Ang pagpunta naman dito ay nangangailangan ng paglipad patungong Zhangye Ganzhou Airport at mula doon ay kailangan pang magbiyahe ng mga 2 oras upang makarating sa park. May mga tour din doon na nag-o-offer ng transportation at gabay upang masigurado ang kaligtasan ng mga bisita. At kapag nasa park na, may mga viewing platforms doon kung saan makikita ang pinakamagandang tanawin ng mga bundok. Number 10. Blood Falls. Ang Blood Falls na matatagpuan sa Antarctica ay kilala dahil sa pagkakaroon nito ng kulay dugo na tubig na nagmumula sa Taylor Glacier at dumadaloy patungo sa Lake Bonnie sa McMurdo Dry Valleys. Ang pagbabago ng kulay ng tubig ay unang na-discover ni Griffith Taylor, na isang geologist at explorer na kasama sa Terra Nova Expedition ni Robert Falcon Scott noong 1911. Samantala, ang Blood Falls ay hindi tunay na dugo, kundi ito ay tubig na nagmumula sa isang sinaunang lawa na mayaman sa iron. Ang lawa din na ito ay nakabaon sa ilalim ng ice glacier sa loob ng 2 million years. Gayun din, ang lawa ay nagsisilbi bilang isang extremophile habitat para sa mga microbial life na nabubuhay sa mga lugar na walang oxygen, sobrang malamig at mayroong mataas na salt concentration. Dahil dito, ang mga bakterya ay nakakagawa ng energies sa pamamagitan ng chemosynthesis process na kung saan ay ginagamit nila ang iron bilang isang electron donor para sa oxidation ng sulfate. Ito ay isang proseso na bumubuo ng energy at naglalabas ng ferric ions na nagbibigay ng kulay sa tubig. Maliban pa dito, ang pagkakaroon ng tubig sa ilalim ng yelo ay resulta ng geothermal heat na nagmumula sa ilalim ng glacier. Subalit kung ang tubig na ito ay napuno ng ferric ions, ay nagkakaroon ito ng hangin at ito naman ang nag-o-oxidize upang maging kulay pula ang tubig sa lawa. Gayunpaman, ang pag-aaral sa Blood Falls ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga extremophiles at sa kanilang kakayahang mabuhay sa malamig na temperature.